sa Malay Balay Bukidnon ay Yeji Paredes. Ay Yeji, pakisuot din face shield. Ang haba naman nun. Siguro lagi na nanalo dun sa pahabaan ng happy birthday. Ayaw kita kalaban sa happy birthday. Grabe. Pahabaan na. Grabe no. Shatam. Oo. Umalis na ako, umihi na ako. Pagbalik ko, di ka patapos dun sa last line mo, ha? Pero yung hindi yun ang pinaka-kinakabibisitan ko. Ano yung kinakabibisitan mo? Ang kinakabibisitan ko dito kay Ayeji. Ano yung cash mo? Dalawang beses siyang gumanal. Ang puti mong kilikili niya. Bad trip talaga ako, eh. Kumakain ako ng sandwich, mas maputi yung kilikili niya kaysa dun sa tasting nilalapang ko, eh. Gamon na kayo, yung like yours, like pak! Oh. Ang laki eh, parang liempong fresh. Alam mo yung liempong fresh, yung mapingping pa, yung kahati pa lang, di ba? Hindi pa nalalagyan ng asin. Ganun na, no? Ang puti ng kilikili mo. Dalawang beses inuulit eh. Gusto kong sabihin sa kilikili mo na sana, like yours, like mine, like home. Paano pagkinanta mo yan? Maging pag-part na yan. Like yours, like mine. Maliit. Like. Maliit lang. Ang puti na kilikili mo. Salamat po. Tawas yan? Safeguard. Ay, taray. Bayaran mo yan. Pa-advance mo na. Ganda ng aura mo. Tapos yung paleggings. Kala ko nga fast yung anuhin mo eh. Yung kakantahin mo. Yung arrangement, ano ba yan? Original na ginawa for you? Apo. Parang tanga nung sinabi ko, original na ginawa for you. Parang custom made for you. Ganun. Apo. Ah, ang ganda. Thank you po. Sino nag-arrange niyan? Yung arranger, papa-arrange. No? Papa-arrange. Papa-arrange ako niya. Hindi, ang ganda eh. Ano, in-house arrangement natin? Sa atin ba yon? Ah, sa atin. Oo. Ah, si Dumbo pala nag-arrange. Kaya pala may balloons ganun yung pag-a-arise. Habang nagbibigo, nag-a-arrange pala siya. Dumbo, nakakabwisit yung ano, yung bangs mo. Yun ang pinakamalalang shower bangs na nakita ko ngayong taon na to. Hindi na magpagupit. Tapos yung tukneneng, muro parang yung patubong ano, tanim ng plantita. Ang cute. Okay, ang ganda ng kulay mo, Paskong Pasko. Thank you po. What's your favorite ano? Color? Christmas song. Color? Pangalan ko Color. Walang mata, no? What's your favorite Christmas song? Miss you most at Christmas time. Nandito ka na sa showtime nun kasi mag-TNT ka nung nag-birthday yung anak mo. Opo. Anong, paano ka bumawi? Video call. Video call tumatawag ako sa kanya. Tapos yung request niya na Peppa Pig Cake. Ano? Peppa Pig Cake. Peppa Pig Cake. Ilang taon na ba siya? Binigay ko siya. Seven years old po. Kala ko 17 years old. Seven? Peppa Pig. Nabigyan mo siya ng Peppa Pig Cake. Ah, kasi sabi niya, Mommy, I want the Peppa Pig Cake with the chocolate mud. Sabi niya. So, naghanap ako. Pinagawa ko, especially for her. Galing. Kasi diba, kayong mga magulang, ang takot nyo, yung habang ginagawa nyo yung mga bagay, yung mga sakripisyong yan para sa kanila, baka hindi nila maunawaan, di ba? Opo. Birthday ko eh, dapat nandito ka. Yun ang mahirap kasi, yung kung paano mo maiiwasan, kung paano mo maipapaunawa sa mga anak mo na kaya may ganitong sakripisyo, eh para sa'yo. Kasi I experienced the same thing. Ganyan ako nung nawala yung nanay ko nag-abroad. Parang nagkabubog ako, ang dami kong sama ng loob sa kanya. Until na-realize ko, may magandang dahilan kasi yun eh. May mga pagkakataon na kailangan nating malungkot at umiyak para in the future ma-experience natin yung sarap, yung saya. Totoo. Pero sa anak ko naman po, maano naman siya. Parang kinakausap ko muna, parang 3 days bago ako lumipad ng Manila, kinausap ko muna siya. At first, ayaw niyang tanggapin. Tapos paulit-ulit, pinaulit-ulit ko sa kanya. Tapos hanggang sa, nung umalis na ako, nakasmile lang siya. Tapos sa birthday pa siya kasi, di ba? Ibatiin natin. Wala lang. Wag na, tapos na. Hindi na pwede. Excited na ako. Hindi na pwede. Papwede na siya eh. Ano ba yan? O next year, wag mo na batiin niya na. Rafi, I love you so much. Mommy will be home soon. And please pray for me. You're my everything. I love you. Yeah, Rafi. Rafi, you are mama's home. Oo. Diba? Kasi diba sabi nila, home is not a place. It's a feeling. It's an emotion. Correct. Tsaka si Rafi, sumbungan yan pag may kailangan mo ng tulong. Oo, Rafi. Anong number ni Rafi? Bayak na ako eh. So, bad trip kasi yung kapitbahay namin. Anong number ni Rafi? Nare-reklamo. Hi, Sir Rafi! Sir Rafi, hello! Alam mo, ang bait ni Sir Rafi ah.
Kasi si ano, si Kitty, ay si Kilo, si Sanrio, si Kitty tuloy. Si Sanrio nagpaalam sa akin kasi syempre walang racket, kailang rumakit ni girl, 'di ba? Sabi niya, may na racket ako kay Sir Rafi, ganyan ganyan. Sabi ko, go lang, kailangan nating ano rumakit mabuhay. Sir Rafi tumawag pa sa akin, ah. Sabi niya, wait. Nagsasayaw sa akin si ano, ha. Sa show niya pala, hindi sa kanya, baka isipin niyo nagsasayaw kay Sir. sa show niya. Nirarakit sa Sanrio. Si Sir Rafi nirarakit si Sanrio. Sa show niya sumasayaw. Sumasayaw sa show niya. Sabi ko, ay, okay lang po. Sabi niya gano'n, sure ka, okay lang to, ha? Ganyan, ganyan. Mabait. Kaya, hi kay Sir Rafi Tulfa, love ya. Hello po. Yan. Yeah. Nung umuwi ka ng bukid noon, may nabalita. Ano mga tinatanong sa'yo ng mga tao? Ano yung reaction nila? Yung talaga hindi mo, ha? Hindi ko panalang pa sa'yo. Nabasa ko sa script yan. Huli pa yun, eh. Talaga huli. Nabasa ko sa profile yan. Anong sabi nila sa'yo? Ayun nga, nakakatawa. Kasi syempre, pag uwi, kailangan wala ko maganda yan, may nakakatawa. Huwag ko pinamunahan ng maganda itong kwentong to. Sige, sige lang. Ano, di ba dapat tatanungin kung may na-experience ba kami or may nararamdaman, lagnat, cough, or sipon. Saan wala yan? Sa parang quarantine facilities na nila bago ako ihatid sa Bukidnon. Parang ang tanong nila, "Hi ma'am, ay Yeji Perez po." Sabi ko, "Yes po." Maganda po ba si Vines? Yun po yung unang tanong. Tapos si Ann Curtis. Tapos ano daw yung sunod ko nakakantahin? Kailan yung salang ko? Tapos sabi ko, hindi niyo pa ba ako tatanungin kung may sakit po ako? Sabi, ayaw nga pala. Pero sabi, wala akong tanong nila. Pero wala akong pakialam dyan eh. Ano ko, anong sinagot mo? Ayaw mong sabihin yung sagot mo eh. Nahihirapan ako eh. Ah, talaga ba? Sinabi ni Rafi. Sabi nila sa akin, maganda po ba si Vice? Next question, please. Ah, talaga ba? Siyempre sabi Rafi? Ko maganda. Siyempre sabi ko napakaganda. Yeah. Ayan. Oh. At saka kayo namang tagay dyan sa Bukidnon, ba't kailang tinatanungin nyo pa? Puro-puro kayo na pagdududa sa kagandahan ko. Tsaka yun ang tinatanong mo. At 12 years na itong showtime, hanggang ngayon pinagdududahan nyo maraming ganda ko, tumasik tuloy laway ko. Tsaka ilang beses tinanong talaga, kayo po. Kayo po talaga yung pinakamaraming beses. Ilan yung mga nagtanong yan? Ilan? Dalawa. Hindi po ako masyado maganda sa TV, pero maganda po ako sa tayo sa personal. Mga taga-Boracay silang makapagpapatuloy. Alam ko may nakikita pa siya sa taas eh. Ikalawang quarter finalist mula sa Muntinlupa, Ophaline Paghubasan. Kakatawa yung dulo niya, parang may nakita siya sa taas. Akala ko, ano yun? Asawa niya. Wow, in love. Naiwan. Namuret. Muret? Mukha siyang, alam mo yung Russian doll? Ay, oo. Yung habang tinatanggal mo, panalit siya ng paliit. Di ba, mukha siyang Russian doll? Smile ka nga, yung nagulat ka ulit kanina yung... Gawin mo, ayan. Ayan. Iganon mo yan. Pipikit yan. Ganyan. What? yung baby doll. Pag-iliga mo, matutulog. Puti-puti mo din. Oo. Fresh sila. Nakapagpahinga. Correct. Nakapaghinga. Monday eh. Tingin mo, mga Thursday, ngarag na lahat yan. Vice. Pag yes. Tinanggal mo yung ulo niyan, may bote ng soft drink sa loob. Oh, RC. Ay, si Kim Chu, balot na balot. Tanggalin mo, may baso sa likod yan. Kasi higa ka namin. Kami nasa... May istro. Tarity, natawa ko dun sa ano, sa VTR niya, kasi sabi niya, excited daw siya at happy daw siyang kakantahin itong kontanto kasi, ano, wedding theme song daw nila to ng asawa niya. Oh. Kaya sabi ko, malamang asawa mo, wedding eh. Wedding theme song namin ng asawa ko. Siyempre, wedding ah, di ba? Alam mo, wedding theme song namin ng kuya ko. O ng kapakapit-bahay namin. Kasi wedding singer sila, ang dalawa. Sila din ang wedding singer ng wedding nila. Ah, kayo din? Oo. Yung friends diba, namin. Di ba naniwala ka? O, loko. Ano yun? Habang nakaupo siya, Father, wait lang, kanta lang ako. Alis siya. Hindi, yung may mga bride na kinakanta nila yung pagpasok nila ng simbahan, di ba? Oo, oh, pwede. May raming ganun. Oo. Oh, oh. Ako ganun diba? pag kinasal ako. Kakanta. Anong kakantahin mo? Bumpanes. Boom. Para sa lahat ng mga nanloko sa akin, etong kanta ko sa inyo. Boom. Panes. Boom. Dapat yung nakakaiyak na Bumpanes version. Hindi, mayroon ako magandang kanta na ano. Ay, alam mo na, punta ako ng ano, marunong ko sumulat ng ano, ng mga kanta. Nagko-compose ka ba?
Minsan. Hindi naman pwedeng lagi kasi hindi naman work yan. Sa dami ng pangyayari ngayon, araw-arawin mo yan, girl. Ito naman, kung nga mag-usap kayo, gigil ako dito. Kasi mapunta akong Boracay sa eroplano, isang oras yung biyahe, nakasulat ako ng kanta. That is amazing. Oo, tapos naiyak ako. Bakit? Nabura ko din. Imagine mo, nakasulat ka ng kanta, tapos nabura mo, di ba nakakaiyak yun? Sayang. Yung dinilit mo lang yung konti, pero nadilit lahat. Alam mo, kaya ayaw ako nagsusulat sa notes, kasi meron talaga, ang ugali ko, sa nagsusulat ako sa scratch paper, lahat ng sinusulat kong material sa scratch paper, na tinatago ni Erna, may number yun, naka-label. Pag sa phone talaga, nabubura ko. Doon ako nababad trip. Tapos walang undo. Ano yun? Undo. Sa laptop, yung pag inayawan mo yung bride, undo. Wali. Sobrang wali. Yun yung mga jokes na dapat inundo mo. Ba't ko binitawan? Sabi ni ate ko, ate, oh, ano ba yan? Kala ko nagsimula na yung bagong segment na walang tunugan kasi walang umibo. Na-realize ko, ba't ko binitawan? Baka wali. Undo yung sa cellphone. Yung sa, ano, yung sa laptop, ganun. Meron yun, undo. Meron yun babalik, for sure, hindi babalik. Ko lang alam. Diba, may minabura ka, ay, mali, undo. Tapos babalik. Hindi ko yun alam. Kahapon nga nag-zoom kami, no? Nasa bahay ako at sila nagda-dry run dito sa showtime. Oh. Sabi ko, paano yung ginagawa dito? Yung ang makikita ko lang si Dumbo, yung nagre-rehearse. Kasi nakikita ko yung ang dami namin. Lahat, oo. Sabi ko, paano ba yung nakikita? Mas nahihirapan sila pag ako ka-zoom nila. Anyway, sinong pumili nung ano nung theme song damit yun? Damit mo. Yun? Sino pumili ng damit mo na off-shoulder siya ngayon? Ang ganda ng tawa niya, nakakatawa. Ang ganda ng Vice. Tawa mo. Pero mas maganda yan kung pop sleeves. Vice, pasayoy mo yung ganun, no? Hindi, ang ganda nga ng suot mo. Kailan huling sinaw yung conga? Pang-conga yung suot. Come on, shake your body, baby. Do that conga! Oh, kaya partner mo si ano si Coco Martin sa iyo kay ng Argentina. Argentina ganun. Ang tari may pa-slit ka pa diyan ah. Oh, ha? Hindi kasya kaya. Ah, napunit na lang pala yan. Nung humakbang siya kanina diyan sa stage, natuluyan. Body fit pala yan. Alam mo, utong-uto na ako isang linggo mo akong inason na. Pinapanood ko yung episode na to isang buong linggo. Parang isang buong linggo, pinag-aso na ako nito si Bong Navarro. At nagpaason ka naman. Tapos bumababa ako ng ano, pababa ako ng hotel, narinig ko talaga yung boses ko. Sabi ko, saan kaya yung nanonood ng showtime? Narinig ko yung boses ko, Kevin! Saan kaya? Oh my God! Kilala mo si ano? Maybelline. Ha? Maybelline sa Home Alone. Ay, oo nga. Nakahanap na tayo ng casting. Diba? Ako mukhang mabubuo na tayo talaga. Nakakatuwa. Si Maybelline, ang cute. Cute ni Maybelline. Headband siya. True. Lagi siyang mga bagets gutom. Na, ano. Ang TV ba siya? Ang TV ba si Maybelline? Hindi. Hindi. Sa Home Along the Realist talaga siya. Ah, okay. Kay Aswan. Oh, anyway, sino nga pumili ng theme song niyo? Mutual decision namin yun as a couple. Before pa siya mag-propose. Mm. So parang, ayun, di ba wedding singers kami? So naririnig namin siya kasi most requested song kasi yun sa mga wedding. So, ganda naman ng song na to. Parang yun na yung promise namin sa isa't isa na kami na yung last. Oh. Kunyari lang ha, hypothetical, ikasal ka bukas, biglaan. Oo, yung kailangan ano, sasabihin ng mga magulang mo, kailangan magpakasal ka bukas. Anong gusto mong wedding song? Mr. Right. Oh. Yes, ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang ising say, mama ng cooking? Ikaw, ano? Kasi bukas agad, di mo na ako pinag-isip. Eh, syempre, ano, mahalin ang sariling pero akin. Pero bagay naman yung song. Iibahin lang yung areglo, di ba? Yes. Lagi na maraming bells, chimes, tambourines, and flutes. Bells, pero bells talaga sa simbahan yung tumutunog.
O eto na, hindi ka na bell kanina, hindi ka rin na gong. Bakit kaya? Kausapin natin ang Hurado. Oh yes, kaya naman tanungin na natin si Hurado Mitoy Yunting. Yawn, magandang tanghali, baby boys. Kim, Opaline, ayos, oo. Congrats ha, ang ganda ng bakbakan ngayon. Nakakadalawa pa lang tayo, parang na social na social lang nangyayari. Pero anyway. Mula sa Laguna, Donna Gift, Rica Frente. Hi, Donna! Uy, bakit ang gagaling nilang tatlo? Oo, wala oo. Pa akong napipili. Grabe yung damdami naman dyan oo, sa oo. Love story. Huh? Iba-iba kayo ng ano, no? Iba-iba kayo ng pamatay. Yes. Mula kay Ayeji, tapos kay Opaline. Tapos ikaw, si Donna naman. Kanya-kanya kayong pamatay. Ikaw, puso naman. No ba? Manunusok ka. Mangkukulam ka. Manunusok eh, no? Tusok na tusok. Sa pelikula ba yung awitin na yan? Parang naging, oo. Love story. Pero yung iba nagkakamali nga tawag nila dyan sa Where do I begin? Lagi nilang inaano yun. Ang ganda nung line, where do I begin? Yung hindi mo talaga alam kung saan ka magsisimula pag nagkwento ka tungkol sa pag-ibig, no? Totoo yan. Pero kung ikukwento mo ang pag-ibig mo, gagawin mong libro o gagawin mong pelikula, ililimbag mo siya, anong titulo ng love story mo? Ang hirap sagutin. Ano okay, wag na. Ayoko mahirapan ng kapwa. Narito ako para pag-aanin ang damdamin ng lahat. Bakit mo pagpabibigitin ng puso mo? Ang hirap mag-isip ng title eh. Parang ano ba? Mahirap talaga. Sabi nga sa kanta, where do I begin? Oo. Ikaw, Chang, may naiisip ka na. Wala nga. Parang iniisip ko. Parang love. Love? Inisip ko kasi yung sa akin, nagkaroon ako ng second chance eh. Parang siguro yun ang magandang title. A second chance on love. Ah, ang ganda. Diba? Eh kasi ako hindi second chance, ang 38 na yung naging jowa ko bago dumating si Ayon. Bugbog na ako sa sakit bago siya dumating. Ako rin naman, bugbog, ang dami din. Pero gusto kong paniwalaan na second chance ko ito. Diba? Ano ba ito? Feeling ko pintutong dibdib ko. Kanina ko pa ginagawa. May lalabas ba? Kinakatok mo eh. Oo. Ikaw, anong title? Nakuha ko sa Monumento Station. Ang title, ano? Freedom. Ay, parang alam ko bakit. Oh, freedom from pain. Freedom from hurt. Mm. Freedom from discrimination. Freedom from anger. Kasi galit ako eh, di ba? Parang nagalit na ako. Parang ano ba to? Lagi na lang akong ginaganito. Mm. Nagagalit na ako. So, naging free ako. Lumaya ako sa galit. Di na ako galit na yun. Freedom from judgment. Yung malaya na ako sa judgment. Wala na akong pakialam sa judgment niyo. Kasi lagi nga ganun eh. Wag na lang kasi bababash. Wag na lang. Baka mapagalitan ng management. Parang, hindi. I decided to free myself. Parang wala. Ganyan. Sa pagtatago. Oo. Pag freedom from hiding. Freedom. Basta ang daming freedom. Maganda yung freedom. Saktong-sakto yun. I feel so free. Masarap ba maging free? Masarap maging free. Yeah! Siguro doon na may naisip ka na doon sa mga nabigay namin. Halimbawa, ikaw. Parang parehas po tayo. Parang may second chance ako ngayon. Parang second chance in love. Pareho tayong tatlo, actually. Daming chances, no? At ibigay nyo sa sarili nyo yan, yung pagkakataon, yung chance. Yes. Chance in love. Kasi maraming taong i-deprive tayo ng chances. But please, don't deprive yourself of the chance to love again. Yes. The chance to be happy again, to smile again, to believe in love, to believe in hope, to be energetic again. Yes. To wake up, na gumising sa isang sa umaga na, ang saya, excited ka, huwag niyong ipagkait sa sarili niyo yan. Bigay. Ibigay niyo yan. Oo, ibigay. Deserve mo yan. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon sa oras na ito, na nagdadalawang isip, deserve mo yan. Deserve mong tumibok ang puso mo. Deserve mong magmahal kasi deserve mong mabuhay. Yes. Because our God is a God of many chances. Marami tayong pagkakataon na binibigay sa atin. Minsan, ang nakakalimutan lang natin, hindi natin napapansin yun. Di ba, Donna? Yes. True. Oh. Very true. Very true. And you deserve to hear their praises. Mula sa Baliwag, Avon Enrique. Avon, what's up? Avon ba, Ivan? Avon. Okay. Yung boses niya, pang-reception. Oo. Yung ang sarap pakinggan habang nagre-reception. Correct.
Yung habang nagpapapik, habang nangiistorbo yung kinasal, kasi pa-picture kayo, pa-picture dun sa kumakain, eh kumakain kami. Bad trip yun. Kasi diba sa reception, is either magpapapicture muna bago ko kumain. Oh, o yung iba ganun. Naman, free-flowing, sige kain na kayo, tapos pupunta lang yung sila, yung kinasal. Bad trip yung kumakain kayo, tapos tsaka sila pupunta sa likod dun, sa mapapicture, eh ang dami nun, diba? Pag ano mo, malamig na yung sopas. Sopas. Sa reception. sa reception, sopas muna. Soup. Okay, soup eh. Sopas. Hindi sopas talaga. Yung soup. Soup talaga. Oh, di ba Tagalog ng soup? Ng soup-sopa. Baka kala mo yung noodles talaga yung elbow na ano. Hindi. Di ba yung elbow macaroni? Di ba? That's what you usually use sa my sopas? Yeah. Elbow. Kito na yung boses mo. Kasi yung tatlo kanina, laban na laban eh. Di ba? Birit ang birit. Oo, oh, oh, pero... pakinggan mong paulit-ulit yun, yung mga yun, di ba matatakot ka na sa banyo. Pero ito, parang pang ano, lang, no? Yung naririnig mo sa radyo. Thank you. Ganda ng buwan. Kamusta na nanay mo? Okay naman po. Feeling ko na rin po, kasi nakakausap yan. Ano nga, parang close kayo. Feeling ko hindi yun nakatulog. Oh, bakit? Kasi usual, pag yung mga first laban ko, hindi daw siya makatulog. Naku, hindi mo pala nakatulog kagabi. Oh. Mini-messenger ko, hindi sumasagot. Eh, nakita ko online siya. Para kumari may nanay niya. Yun lang. So, hindi na nag-text ba kanina? Kachat ko po kanina. Sabi ko, natulog ka ba? Sabi niya, konti lang kasi pinagpe-pray kita. Sweet. Opo. Tingnan mo nga naman. Oh. Yan talagang nanay mo. Ganyan talaga yan eh. Hindi yan makatulog pag may makalaban. Paano pagkakakilala mo sa kanya? Ha? Paano pagkakakilala mo kasi sa kanya? Kasi naikukwento niya sa akin itong batang to. Bata pa lang yan. Sinabi niya na talaga na itong batang to parang itong magbibigay talaga sa akin ng karangalan. Sabi, eto si nga daw si Evan. Oo. Kasi kala niya babae ito nung bata. Evan nga ipinahangalan. Ah, talaga ba? Evan ba? Oo. Kunti siya. Kala niya babae. Totoo yun. Ano? Totoo po. Oh, di ba? Oh, akala niya daw nung pinagbubuntis niya ako is babae daw yung magiging anak niya. Oh, tapos kaya, ako pala yung babae. Kaya yung Eva, ginawa nalang Eban. Oo. Kasi pinagsabang Eva at Adan, Eban. Minix ha? Oo. Kilala ba niya? Kilala ko yung nanay niya. Matagal ko na siyang nakasama kasi ano, binibit-bit ko yan pag may usapan kami ni Britney. Tapos wala akong masama. Sa Eban? Hindi, yung nanay niya. Ay, nanay niya. Pag, kasi ito si Britney, gusto rampa ng rampa. Diba? Ah, mga si gabi, kailangan kong tumakas. Oh. Siya nagpapasundo ako sa nanay niya. Ah, oo, tapos tamo, swerte yung nanay niya, yung chumichika dun sa nanay ko para malibang. Tapos magkikita kami ni Britney. Eh, si Britney, kasi si Britney, di ba kapunta sa amin? Kasi di ba iskinita? Oo. Iskinita kami. So, mag-meet? Sa kanto na lang, dun sa barbecue nila Aling Banji. Dila ko natatawa kay Britney kasi talaga bet na bet niya tumapay sa barbecue nila Aling Banji. Di nausukan siya. Eh, kumakain naman siyang dugo. Okay na, mahilig kasi dugo yun. Yung Betamax? At saka leeg. Ah, talaga? Adidas. Tapos bibili na lang yan ng Sarsi doon sa tindahan nila Cecil. Oo, sa kanto. May itlog pa yung Sarsi? Ano no? May itlog pa yung Sarsi? Ay, hindi. Pag may diarrhea ka lang naman ng ganun eh. Binati mo si Britney. May babatiin na ako kaibigan ko. Sigo, sino? Si Tiffany. Shoutout sa'yo, Tiffany. Niloloko mo kami. Hindi mo to kilala si Tiffany kanina. Bigla mo siya din kaibigan. Ayun, kaya sabi mo sa nanay mo, thank you. Kaya nanay din mo hanggang yung nagpupuyat. Kasi nagpupuyat kaya pag umalas. Kasi ang huling kita ko pa dyan sa nanay niya nung nagpansol kasi kami nila Britney. Nagpansol kami kasama pa niya. Nagpansol kami, nag-swimming kami sa Kuyab. Alam mo sa Laguna? Oh, di ba taga Laguna ka? Oo. Oh. Bulacan po. Oh, Bula? Lumipat na pala kayo. Tingnan mo. Sino taga Laguna? Ha? Tagabaliwag siya eh. Tagabaliwag pala kayo. Saan ba dati? Oh, tamo. Laguna? Kasi nga, yung dating tinatambayan ni Britney pag nag-aantay sa akin, yung barbecue nila Aling Baji, lumaki na siya. Naging baliwag. Negosyo? Oo, naging negosyo. Nalumipat pala kayo ng baliwag. Oo. Ano na lang yan? Ano na yung negosyo ng nanay mo ngayon? Nagbebenta pa rin ba ng mga... Ang dami ni mga Playtex dati nagbebenta nanay niya. Ah, talaga? Yung mga bra. Ah, ganun. Oo. Abon, nagagano pa pinan mo? Hindi na. Doon yata kinuha yung pangalan ko eh. Sa Eva. Eban. Oo. Kasi Abon. Kasi Abon, paghulugan. Oo, pag-cash, Avon. Ay, so siya. O, pagaling kang probisya, Avon. Meron kayo Avon dyan. Ganon. Si Avon. Kaya lumabas yung pangalan mo. Nung naumamin ka sa nanay mo, nabigla, hindi. Parang hindi naman. Oo, kasi nga napag-usapan na namin yan. Anong sabi?
Parang sabi, kasi yung question ko is, anong mafe-feel mo if malaman mo na hindi ako straight? Mm. Nasabi lang niya is, wala nga namang itapon kita. Uh-huh. Eh, anak kita. So, syempre, dapat 100% tanggap kita kung ano at sino ka. Kasi mahal kita. Ayun sabi niya sa akin. Correct. Pero umiyak yung nanay mo. Huh? Umiyak yung nanay. Hindi niya lang pinakit siya. Pero nung naghiwalay na kayo, nagtumalikot, umiyak yan. Ah, tumawag po sa'yo? Oo. Yan yung damdamin talaga nung nanay mo. Na syempre, hindi niya papakita. Kasi syempre, sabi, okay lang yan. Di ba kita pwede itapon, no? Syempre, anak kita, mahal kita. Di ba? Bakla ka, girl boy, bakla, tomboy ka, mahal kita. Pero nung tumalikot ka, naiyak yan. Kasi? Syempre, yung ano, yung surprise. Ibigay natin sa mga magulang yun. Nasusurpresa sila. Kasi may lahat naman tayo, meron tayong expectation or meron tayong wish. Diba? Pero hindi nangyayari. Pero kahit hindi nangyari, okay lang. Yes. Parang, kunyari, gusto ng nanay ko, abogado ko. Hindi nangyari. Okay lang yun, anak, na hindi ka abogado, na naging komedyante ka. Pero sa simula, diba, may surprise na, diba, gusto niya kasi ganyan, ganyan. Pero okay lang yun. Kaya nung tumalikod yun, na yung bigla, tapos yung alam niya, syempre, yung worries niya about you, nagwa-worry yung nanay mo eh. Nako, yung anak ko, baka loko-lokohin, ganyan, yes. Baka i-bully, baka loko, diba? Yung mga worries, yun na nagpapabigat sila, not because they don't accept you, but because they worry a lot. Yeah. So, kailangan mo iparamdam sa nanay mo na, don't worry ah, I am okay and I will be okay. Yun, napa. Thank you. Taiyak ako. Oo. Thank you po. May gusto ka bang sabihin sa nanay mo? Nasabi ko na, Bong. Ikaw nagsabi pa sa kanya. Sorry. Sige. Hindi na iyak niya eh. Hindi, totoo yun. She until now, she still worries about you. Yes. Kaya make her feel safe na yes. you're safe, you will always be okay para hindi siya ano. Sa lahat ng nanay nating mga LGBTQ+, 'di ba? Let's make our parents feel na okay tayo and we will be okay. Kasi hangga't nagwo-worry tayo, hangga't nagwo-worry sila, hindi sila nakakatulog, nahihirapan sila. At 'yun din ang dahilan kung bakit may mga magulang na ayaw. Hindi naman sa ayaw na bakla yung anak eh. Ayaw nila na mapahamak yung anak nila. Kasi sa lipunan natin talaga, ang bagsik, ang lupit. Diba? May kaakibat na kapahamakan pag ikaw ay miyembro ng LGBTQ kasi number one kang huhusgahan. Judgment is very dangerous. Yun ang ayaw ng mga magulang natin. But little steps, ma-achieve na natin yan. Sa Senado nga, naka-step one na eh. Diba? Ang Soji Bill. Happy tayo sa little steps. Eventually, unti-unti. Diba? Yes. Little steps. O ngayon, little step, nakakanta ka na. Second step, magko-comment na siya. Ikalimang yes. Quarterfinals mula sa Mandaluyong City, Master Hans. Ay, hindi! Sa Mujo. Sorry. Ay, sorry. Oo, sabi ko, ang galing ni Master Hans. Nakakanta na pala siya ngayon. Si Master Hans! So, itanong na, magiging maganda ba ang 2021? Si Master Hans. Okay, hindi na muna natin siya interview kasi hinihigal pa siya dun sa kanta niya. Ang galing, no? Para ako nakikinig ng radyo. Lahat ng mga kumanta today. Oo. But it is all live. Amazing. Talaga. Pag kumanta sila, para ka talaga nakikinig ng radyo. Bakit kasing iisipin na para kang nagbabasa ng dyaryo? Hindi. Iba kasi maririnig mo yung mga kaba, maririnig mo yung mga hingal, yung ano. Pero ito parang ang linis lahat. Maririnig natin ang kaba. At mamaya, pati kaba, kaya nating sukatin ang tunog ng kaba. Ay nako, excited na talaga ako. Kaya naman, kausapin na natin ang hurado para kausapin siya. Para mamaya, sukat natin ang kaba mo. Let us ask!